Hi everyone! Welcome back to my channel. My name is Lian. So for today's video, I am going to share to you my CFO experience and how to get a certificate. So if you have an upcoming seminar for CFO, keep on watching! So guys, my CFO was last October 24, 2023. But before that, I scheduled it when my visa is not yet with me. So guys, please don't do that. It's very risky. You should have your visa on hand before scheduling your CFO appointment, okay? So how to schedule a CFO appointment? So all you have to do is go to their website and fill up the application form. And then after that, CFO will email you with your application form with barcode and you need to print it. So guys, what are the requirements that you need to bring during your CFO seminar? So aside from the appointment letter with barcode, you also need to bring your visa. And then you also need to bring a copy of your fiancé's passport bio page. And then you need to bring one or two valid IDs. So in my case, I bring my UMID ID. And then you also need to bring your certificate of no marriage or CENOMAR. And then last, you need to bring your proof of relationship or photos together. Okay, so let us now talk about my experience in CFO. So my scheduled appointment is last October 24, 2023, and after nun, flight ko na agad-agad. Diba guys? Ang bilis. So, dumating kami sa CFO office around 6 a.m. Nag-commute lang kami galing sa Laguna. So, 6 a.m., hindi pa sila nagpapapasok. So, ang ginawa namin ng mami ko, nag-breakfast muna kami. So, don't worry guys, kasi may katabing kainan or tambayan yung CFO office sa Manila. And then, after naming kumain ng mami ko, pumunta kami sa waiting room. So, dun sa waiting room, nandun yung mga a-attend ng seminar, tsaka yung mga kasama nila. So, guys, okay lang na magdala kayo ng kasama kasi merong waiting area para sa kanila. So, after nun, nagtawag na yung guard. So, pinapila na kaming mga K-1 visa na a-attend ng seminar. Tapos, tiningnan niya yung passport namin, tsaka yung valid ID, tsaka yung appointment letter with barcode. So, after nun, pinaakyat na kami sa reception. Tapos, doon sa reception, ipapakita mo yung visa mo, tsaka mag-iiwan ka doon ng one valid ID. So, ako, iniwan ko doon yung UMID ID ko, and then binigyan niya ako ng number, tapos pinaakyat ako sa third floor. Tapos, guys, doon sa third floor, bibigyan kayo ng staff ng form and then sasagutan nyo yon. So guys, importante na meron kayong dalang ballpen kasi hindi sila nagpapahiram ng ballpen doon. So don't forget to bring blue or black ballpen. So yun na nga. After naming sagutan yung form, ibabalik namin yun sa staff and then sasabihin nila kung saang room kami. So ako, napunta ako sa... Hala, nalimutan ko na ko anong room. Room number 6 ata yun. So, nandun na kami sa room number 6. So, doon sa room number 6, anim kami doon. So, tatlo kaming K-1 visa. Tapos, meron doon, may dalawang Canada. And then, meron isang Austria. So, lahat kami doon ay fiancé. Lahat kami ay fiancé visa doon. So, yun na nga. Nag-seminar na kami. Sobrang nagustuhan ko yung seminar, guys. And for sure, kayo din magugustuhan nyo yun. Kasi about yun sa marriage. So guys, yung seminar about yun sa guidance and counseling program for Filipino spouses and other partners of foreign nationals. And then,
e-explain din sa inyo kung ano yung objective ng CFO, bakit ba may CFO, Commission on Filipino Overseas, and then other government agencies na connected sila. Basta guys, magugustuhan nyo talaga yung seminar. As in, ako, nag-enjoy ako para akong college ulit or alam mo yun, para akong nag-aaral ulit. Yan nga, specific objectives of guidance and counseling program. Ayan, legal basis. And marami pang iba. So, i-discuss din dito guys yung mga domestic violence and then kung ano yung dapat nyong gawin kapag naranasan nyo yun dito sa US or kung saan mang bansa. Tapos, ang nagustuhan ko rin dito, habang tinatalakay yung domestic violence, syempre, ipapakita rin nila yung solution na dapat mong gawin and then bibigyan nila kayo ng list of numbers. So, guys, be sure during the seminar, you have to take photos of the PowerPoint presentation. Ako, wala akong hindi pinicturan. Lahat talaga ng slides pinicturan ko kasi very important yun. And then, nagustuhan ko rin talaga dito yung topic about sa marriage, tsaka yung about sa love languages. So, yun, naalala ko lang yung fiancé ko, kaya sobrang na-miss ko siya during the seminar. Charot! Ayan, sobrang magugustuhan nyo yun. Then, i-discuss din kung paano nyo i-manage yung conflict with your spouse, with your partner, ayan. And then also, bibigyan nila kayo ng instructions kung paano kunin yung certificate. Okay, kasi yun talaga yung pakay natin dun, guys. Kailangan natin makuha yung certificate kasi kailangan yun sa immigration sa NAIA. Okay? So, yun nga, guys. After nung seminar, tumagal yun ng 2 hours. Na-enjoy ko talaga siya. Meron kami sharing doon. Tapos yung mga kasama ko, naging friends ko na. Ganyan. So, after nun, guys, merong one-on-one interview. So, since Barolo yung apelido ko, alphabetically kami tinawag, ako yung nauna. So, yun, guys, kung sino yung nag-seminar sa inyo, siya rin yung mag-i-interview sa inyo. Okay? So, during my one-on-one interview, hiningi niya yung senomar ko. Then, pinakita ko sa kanya dun sa nag-seminar sa amin. And then, titingnan niya yung inyong proof of relationship. So, guys, be sure na dala nyo to. Kung sa US Embassy hindi to tiningnan, doon, guys, titingnan talaga. Okay? So, prepare nyo guys yung inyong photo album. So, ito yung photo album namin ng aking fiancé. Ayan. Tapos, ayan. Cody and Lian's love story. And then, nakalagay dito kung kailan kami nagsimula, saan kami nag-meet, ganyan. And then, guys, ang importante niyang tiningnan is kung... Teka, asan na ba yun? Hanapin natin. Ang pinaka-importante niyang tiningnan is about sa parents namin. So, kailangan talaga, guys, kahit LDR kayo, nakikipag-communicate kayo sa mommy or daddy ng fiancé nyo. So, talaga, buti na lang, na-print ko dito yung ano, guys, yung... Ito. Buti talaga na-print ko yung chat log ng... ano, ng yung chat log ng mommy at daddy ng fiancé ko. So, buti na lang, meron dito. Tapos, tinignan niya rin yung picture na kasama ng fiancé ko, yung ano ko, yung family. So, buti na lang marami kaming pictures noon. So, ito yung example nun, guys. Kasama ng fiancé ko yung family. Family ko nung bumisita siya sa Pilipinas. So, yun, guys. Yung mga tanong, ano lang, very basic, kagaya lang sa US Embassy interview, ang talagang hinahanap niya is yung connection namin sa mga parents, sa parents ng fiancé ko, tsaka ng fiancé ko sa parents ko. So, yun yung importante. So, guys, be sure na mag-include kayo doon dito. Picture or kahit yung sa messenger lang, kasi yun lang yung sa akin, pwede na yun. Okay? So, yun, guys, madali lang yung one-on-one interview and na-enjoy ko rin siya kasi sobrang bait nung nag-seminar sa amin. So, after nun, bibigyan ka niya ng instruction paano kunin yung digital certificate.
So guys, after nung one-on-one counseling, bababa kayo, tapos pupunta kayo sa mga ano doon, mga numbers, tapos ipapa-check nila sa inyo kung tama yung mga information na sinagutan nyo sa form. So be sure guys, pag pinakita nila yun sa inyo, be sure na walang maling spelling, walang error, okay? And then after nun, magbabayad kayo ng 30 pesos dun sa cashier. And then after that, meron doon QR code na i-scan natin, and then lalabas doon yung parang questionnaire or parang rating. Ire-rate nyo yung seminar. So, since ako talaga nagustuhan ko, ano lang yun, 5, 5, 5, 5. So, after nun guys, ipapakita nyo yun sa staff. And then, after nun, marireceive nyo na agad guys yung email, yung digital certificate. So, ganun lang kadali guys yung naging experience ko sa CFO. So, ito na guys yung certificate ko. Ayan. So, guys, that's it for my video today. Comment down below kung may tanong kayo, okay? And huwag kalimutan na kailangan talaga guys umattend tayo ng CFO seminar kasi doon sa immigration sa NAIA, ang una nilang titingnan talaga is itong certificate natin, pati yung visa. Wala nang iba, okay? So thank you for watching and don't forget to subscribe. Bye!